Zapiki guys! Hello! Kumusta kayo? Para sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si K9 at ito ang aking kwento. Bilang isang YouTuber ay hindi talaga maiiwasan na may magtanong sa'yo kung paano ka naging isang YouTuber. So sa video na to ay ikikwento ko sa inyo kung paano ako naging YouTuber / animator. So paano nga ba nagsimula ang lahat? Bumalik tayo sa mga panahong bata pa ako. Nakatira lang kami sa isang simpleng tahanan kasama sila mama, papa at isang kapatid ko. At yung tinitirahan pala namin dati is bahay talaga siya ng lolo at lola namin. Bale, nagpatayo lang kami ng second floor sa bahay nila lolo at lola. At doon na kami tumira ng halos 20 years. At yung second floor na pinagawa nila mama at papa ay hindi ganun kalakihan. Kaya sakto lang talaga sa aming apat. So bali sa isang maliit na kama lang kami natutulog ng kapatid ko. At sila mama at papa ay magkatabi lang natutulog sa sahig. So sinasabi ko sa inyo ang mga ito dahil marahil meron dito sa inyo na tulad sa sitwasyon namin na baka nag-aalinlangan abutin yung mga pangarap nila dahil sa kanilang estado sa buhay. So ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ang lahat ng pangarap mo sa buhay. Noong bata pa ako, mahilig na talaga akong mag-drawing. Palagi talaga akong nagdo-drawing ng mga cartoons na napapanood ko sa TV. Pero nung time na yon, bilang isang uhuging bata, wala pa talaga akong alam sa animation. Malamang bata pa ako nun na hindi ko pang alam kung paano maghugas ng sarili kong puwet. Joke! Kidding aside, so fast forward nung grade 3 na ako. Dito ako unang nagkaroon ng idea sa paggawa ng animation. Dahil may pinakita sa akin yung kaklase ko na drawing sa gilid ng notebook niya. Tapos kapag nilipat mo sa mga susunod na page, parang gumagalaw yung drawing. At nung nakita ko yun, namangha talaga ako. Kaya gumawa na din ako ng ganun. At hanggang halos lahat ng notebook ko may drawing na ganun. Tsaka naalala ko din na may isang version pa kaming ginawa nun. Yung magdo-drawing ka sa dalawang page lang. Tas ipapaikot mo yung papel sa ballpen, tas iro-roll mo para mapunta sa next page. At doon ako nagkaroon ng idea tungkol sa animation. At dagdag pa noon ay yung mga napapanood ko na documentary sa TV kung paano gumawa ng anime. Pero nung mga time na yun ay hindi ko pa talaga pangarap maging isang animator. Dahil para sa akin yung pagdo-drawing ay hobby ko lang. Dahil nung bata ko ang dami kong gustong maging paglaki ko. Una, gusto kong maging basketball player. Tapos gusto ko din maging piloto. Tapos gusto ko din maging pulis. Tapos dumating pa yung point na gusto kong maging driver ng tren. Kaya hindi talaga ako sure kung anong gusto kong maging paglaki ko. At nung nag-grade 7 na ako, nauso naman yung larong Minecraft. At isa talaga ako sa mga player na na-addict sa larong Minecraft. At yung Minecraft community din ang nag-introduce sa akin sa panonood ng YouTube. Dito ko nakilala yung ilan sa mga iniidolo ko na YouTuber tulad ni DanTDM, PewDiePie, MCPE Mikey, Gryan, at madami pang iba. At sa tuwing pinapanood ko yung mga video nila sa YouTube, sobra talaga akong sumasaya at nai-inspire. Kaya hindi na nagtagal, naisipan ko na din gumawa ng sarili kong YouTube channel. So dahil nga first time ko gumawa ng YouTube channel, wala pa akong alam dun. Kaya nagpaturo ako sa tito ko kung paano gumawa ng YouTube channel. Then ayun na nga, pumayag naman yung tito ko, igawa ako ng YouTube channel. Kaya dumiretso na agad kami sa PisoNet para dun gumawa ng YouTube channel ko. So sa mga magtatanong, ba't sa PisoNet kami gumawa ng YouTube channel? Dahil nga kasi dati, wala pa kaming sariling internet. So ayun na nga, after ilang minutes, natapos na gawin yung kauna-unahang YouTube channel ko na pinangalanan kong MCPEKC. So tuwing pag-uwi ko galing sa school, nagre-record talaga ako palagi ng gaming video sa cellphone ko. At yun yung ina-upload ko sa channel ko. Karamihan sa mga ina-upload ko nun, puro Minecraft video talaga. Naalala ko pa nun, nung nakahit na ako ng 20 subscribers, sobrang saya ko na. Dahil para sa akin, ang dami na nun. Hindi din pala ako nakakuha ng ganong kadaming views sa mga ginagawa kong video. Pero wala akong pake nun, dahil ang importante sa akin, masaya ako sa ginagawa ko.
Then, nung grade 9 na ako, eh, nagkaroon kami ng subject na Information Communication Technology, or in short, ICT. And sa subject na yun, eh, tunuruan kami ng tungkol sa computer, digital arts, at animation. At sa subject na ito din, ako nagkaroon ng idea kung paano talaga ginagawa ang isang cartoon o anime. Pero yung time na yun, eh, hindi ko iniisip na pwede pala akong gumawa ng animation at i-post ko sa YouTube channel ko. Dahil medyo tamad ako nun at alam ko na mahirap gumawa ng animation. Kaya nagpatuloy lang ako sa pag-upload ng mga Minecraft video ko sa YouTube channel ko. And then one time, bigla ako na-realize na kahit ang dami ko nang nagagawang Minecraft video, eh yung channel ko ay hindi umaangat. Dahil grade 11 na ako nun, pero yung YouTube channel ko is nasa 100 subs pa lang. Kaya nag-isip ako ng ibang content na makapag-grow sa channel ko. Nandyan yung gumawa ako ng toy review unboxing, tapos gumawa din ako ng anime speed drawing, trinay ko din maglaro ng iba't ibang games tulad ng ROS, NBA, tas GTA. Meron pa nga one time gumawa ako ng tutorial kung paano gumawa ng slime eh. Pero wala sa mga yun ang nag-work para mag-grow yung channel ko. Hanggang one time habang nanonood ako ng YouTube, may nakita akong isang storytime animation ni Ginger Pale. So, si Ginger Pale ay isa pala siyang animator sa ibang bansa. Kaya English yung language na gamit niya. So, ayun, na-curious ako sa title, kaya klinik ko agad yung video. At nung napanood ko na, eh grabe, sobra talaga akong nagandahan. Dahil hindi ko naisip na pwede palang i-animate yung mga sarili mong experience sa buhay. Kaya yung napanood ko yun, eh naisip ko agad na mag-download ng animation app sa cellphone ko. At after ko i-download yun, eh nagsimula na agad akong mag-animate. And guess what? Doon ko na pagtanto na grabe, napakahirap pala talagang mag-animate, lalo na sa cellphone. Akala ko talaga maganda kakalabasan nung una kong gawa na animation. So sa mga curious kung ano itsura nung first animation ko, eto, panoorin nyo na lang. Diba, expectation versus reality talaga. Dahil expect ko na maganda kakalabasan ng animation ko, pero in reality ang pangit pala. At doon ko na realize na hindi madali mag-animate, lalo na kung first time mo pa lang. Pero yung animation ko na yun, eh in-upload ko pa rin sa YouTube channel ko. At hindi ako tumigil gumawa ng animation sa cellphone. Dahil kahit mahirap, eh masaya naman ako sa ginagawa ko. Nandyan yung gumawa ko ng fan animation, animation memes, at madami pang ibang klase ng animation. Basta gawa lang ako ng gawa ng animation nun. Hanggang sa napansin ko na tumataas na yung views sa YouTube channel ko. Hindi man ganun kataas, pero at least nag-grow siya kahit onti. At nung year 2019, grade 12 na ako nun. Tapos na-discover ko na may gumagawa pala ng Tagalog story animation. At ang kauna-unahan ko napanood nun ay yung idol ko na si Arkin at si Tale of L. At grabe, sobra talaga akong humanga sa animation nila. At dahil din sa pagiging kwela nila magkwento. Then dahil din sa kanila, doon ko na-realize na gusto ko gumawa ng sarili kong animation channel. So baka malito kayo, may una akong YouTube channel at yun nga yung MCPKC. Yun yung YouTube channel ko na kung ano-ano ina-upload kong content. May Minecraft videos, tutorial, drawing, animation. In short, magulo yung channel na yun. Kaya naisipan ko na gumawa ng panibagong YouTube channel na dedicated lang para sa mga animation video. Pero kahit gustong gusto ko na gumawa ng sarili kong animation channel nun, eh hindi ko agad yun masimulan. Dahil busy pa ako sa mga school works noon, dahil nga grade 12 na ako noon at graduating na din ako. Kaya nagplano ako na pagka-graduate ko at bakasyon na, ay tsaka ako gagawin yung animation channel na naiisip ko. Naalala ko pa noon habang nasa school, eh gumagawa na ako ng script para sa animation na gagawin ko. At nagdo-drawing na din ako ng character ko. So ito nga pala yung mga early version ng character ko.
At habang pumapasok pa ako, eh nag-iipon na din ako para may pambili ko ng drawing tablet na gagamitin ko. Wala na talaga akong ibang iniisip noon sa school kundi magbakasyon na para masimulan ko na yung gagawin kong animation channel. And then March 2020, pandemic happened. Kaya ayun, alam nyo naman na nasuspende lahat ng pasok at napaaga yung bakasyon. At dahil nga pandemic noon, eh bawal lumabas. Kaya dito ko na sinimulan gawin yung YouTube channel na matagal ko nang pinaplano. Sa tulong ni Mama, eh dinagdagan niya yung perang ipon ko para makabili ko ng drawing tablet. At sakto din naman na may binibentang computer yung tropa ni Papa sa halagang 7K. So sa mga nagtatanong dyan, nung nag-umpisa ko, eh hindi mamahaling computer yung gamit ko. At ayun na nga, after ilang weeks, eh dumating na yung drawing tablet na in-order ko. So wala na akong inaksayang panahon at sinimulan ko na agad gawin yung YouTube animation channel ko na pinangalanan kong K9. So sa mga nagtatanong kung bakit K9 name ng channel ko, yun ay dahil pangalan ko ay Kate at pinanganak ako noong October 9. So kinuha ko lang yung K sa Kate at yung 9 sa birthday ko. Kaya yun, nabuo yung pangalang K9. So balik tayo sa kwento. At ayun na nga, naisipan ko na gumawa ng animation intro para sa channel ko, para magkaroon ng idea yung mga magiging viewers kung anong meron sa YouTube channel ko. Pero yung video na yun, eh hindi agad na recognize dahil nga unang video ko pa lang yun sa channel ko. At after nung unang video ko, dahil nga COVID nun, kaya naisipan kong gumawa ng animation tungkol sa COVID. At ang title ay Wag Lalabas. Dahil nga pandemic nun, eh medyo madami nakakita at nakarelate sa video na ginawa ko na yun. Kaya sobrang tuwang-tuwa talaga ako. Kaya naman, wala na akong inaksayang panahon at ginawa ko na ang kauna-unahang story time animation ko na sarili talagang life experience ko. At yun na nga, yung nakabasag ako ng salamin ng kotse. Nung in-upload ko yun, eh hindi agad madami yung views. Siguro nasa 50 lang, ganun. Pero after ilang araw, eh nagulat na lang kami ng family ko. Dahil pagkakita namin sa channel ko, eh nasa 800 subscribers na. At yung views ng nakabasag experience ko, ay nasa 10,000 views na. Kaya sobrang tuwang-tuwa talaga ako noon dahil hindi ko expect na ganun kabilis aangat yung views ng animation ko. At simula noon, eh tinuloy-tuloy ko na ang paggawa ko ng animation. Hanggang sa lumipas yung ilang buwan at dumating na yung araw ng enrollment para sa online class dahil nga pandemic pa noon. Iyon din yung time na medyo nalungkot ako at naguluhan dahil di ko alam kung itutuloy ko pa ba yung pag-aaral ko o magpo-focus muna ako sa YouTube channel ko. Dahil around that time, eh nasa 70,000 subscribers na yung YouTube ko. At inalala ko na baka kapag nag-enroll ako, eh hindi ko na naman maasikaso yung YouTube channel ko. Kaya ilang araw ko talagang pinag-isipang maigi yung magiging desisyon ko. At makalipas yung ilang araw, ay sinabi ko na kila Mama at Papa yung desisyon ko. At napagdesisyonan ko na nahihinto na muna ako sa pag-aaral para mag-focus ako sa YouTube channel ko. At nagpapasalamat naman ako kay Mama at Papa dahil sinuportahan nila ako sa gusto kong gawin. Dahil alam din nila na matagal ko ng pangarap maging isang YouTuber. Kaya simula nun, eh mas lalo ko pa sinipagang mag-animate dahil alam ko din na mas marami nang naniniwala sa akin ngayon. Kaya wala talaga akong pinagsisihan sa mga naging desisyon ko. Dahil alam ko na ngayon na ito pala talaga ang pangarap kong gawin. At ito na tayo ngayon, 1,000,000 na tayo. At lahat ng to ay naging posible dahil sa solid na suporta nyo. Kaya kung may mapupulot man kayo na aral sa kwentong to, yun ay yung pagtitiwala nyo sa inyong sarili. Na kahit anong mangyari, kahit anong pampagsubok ang dumating, ay maniwala lang kayo sa sarili nyong kakayanan at magagawa nyong abutin lahat ng pangarap nyo. Kaya maraming salamat talaga mga kaibigan. Tandaan nyo, ito pa lang ang simula dahil mas gagawa pa ako ng mas maraming magagandang animation para mapasaya ko kayo.